Kamusta guys? Another ano naman tayo guys? Another vlog. Another problem from our friends. Medyo mabigat ang problema ito guys dahil ito ay nasama dito yung pamilya, relihiyon at love life. So tatlo ang issue natin dito guys. Love life, relihiyon o family. So yun ang pag-usapan natin guys sa video ito about love, family and religion, no? So ang problema ng ating kaibigan ngayon guys, ang kanyang love life, dahil pagpiliin niya guys ang kanyang love life, itatakwil daw siya sa kanyang family. And the reason is religion. Kasi itong kaibigan natin guys ay isang babae, maganda, sexy. Oh, pinakita niya sa akin yung picture niya at may videos siyang pinadala sa akin. Hindi ko na lang hindi na lang natin isama sa ating vlog. Dahil sabi niya para daw matago ang kaniyang identity. Oh, itatago niya ang kaniyang identity. Kaya tawagin lang natin siyang Laura. Si Laura guys, yun lang ang detalye natin guys. Ang ating sender ay si Laura. At ang problema ni Laura, ano ba daw ang pipiliin niya? Love life or family? Dahil magkaiba daw kasi ang kanilang relihiyon. Itong si Laura ay nasa ibang relihiyon at yung boyfriend niya nasa ibang relihiyon. Issue ba guys, no? Issue ba talaga ang love life, ang pagmamahalan kung iba, magkaiba ang relihiyon natin? Nasa tamang edad naman daw sila guys, nagkasundo sila, pero hindi nagkasundo ang kanilang mga magulang. At ang problema ngayon, ano ang pipiliin niya? Love life or family? Yung personal na pamilya niya, yung mama niya, papa niya, mga kapatid niya, versus yung jowa niya. Para naging versus kasi, parang hindi talaga magkasundo guys. Mayroon silang isang may sinasabi, no, ang mga magulang ng babae na ayaw, no, hindi nagustuhan sa mga magulang ni lalaki. Yung sinabi naman sa mga magulang ni lalaki, para ma-resolve ang issue na to, ayaw din ng mga magulang ni babae. So kaya ang title natin guys, Religion and Family or Love Life. Kasi religion and family versus love life. Kung piliin ng ating kaibigan guys na piliin niya ang kaniyang love life, mawalan siya ng personal na family at of course dahil sa religion. Kung ikaw tatanungin guys, talaga bang magka-problema ang isang babae at lalaki, isang binata at dalaga, kung sila ay magmamahalan na magkaiba ang kanilang relihiyon? Sa tingin mo, bakit ba laging na-issue ang relihiyon guys pagdating sa love? Kasi ang sabi ng babae, papayag ang kanyang mga magulang na maikasal doon sa lalaki kung ang lalaking yun ay magpabinyag sa relihiyon nila. Eh ganun din ang gusto ng lalaki. Sa side ng lalaki, yun din ang gusto na si babae kailangan magpabinyag sa relihiyon nila para papayag ang mga magulang ni lalaki na sila ay maikasal. Komplikado, no? Love is complicated. Alam nyo guys kung ano yung prinsipyo ko. Para sa akin, isa lang ang Diyos natin kahit magkaiba ang ating relihiyon. Mayroon lang tayong isang Diyos na nasa langit, ang Ama, our Godfather, our God creation. Andyan din si Jesus Christ, ang Son of God, our Savior, of course, our God Savior, Jesus Christ, and the Holy Spirit na siya nagbigay ng buhay sa atin. Ngayon, bakit pa ba gawin nating isyo, no? Bakit, Laura, bakit gawin nating isyo yung tungkol sa relihiyon pagdating sa talking about love? Bakit ba minsan guys, no? Ikaw,
Kung mapanood mo to, anong masasabi mo? Bakit masasabi tayo dyan? Ang importante, si Laura single, yung boyfriend niya single, at yung puso nilang dalawa ay nagkasundo, nagmamahalan. Tapos ang usapan. Tapos, sabihin mo lang, Laura, sa ano, kausapin mo yung mga magulang mo, yun, at saka yung boyfriend mo, para yung boyfriend mo makipag-usap sa kanyang mga magulang. Usapin yung mga magulang ninyo na wala namang problema sa relihiyon, kasi isa lang ang Diyos na mayroon tayo. Magkaiba lang yung pamamaraan natin, yung way of praising God ay magkaiba, yung paraan natin, yung pangalan sa relihiyon, yung relihiyon pangalan lang yun eh, nagkaiba lang ang pangalan ng relihiyon ninyo. Huwag natin gawin ng issue, dahil dito is we are talking about love. Mahal mo yung boyfriend mo, mahal ka din ng boyfriend mo, of course mahal din yung mga magulang ninyo. Kausapin na lang ninyo yung mga magulang ninyo, baka pwedeng resolbahin natin sa magandang usapan. Kasi sabi mo, ayaw ninyo maghiwalay, gusto ninyo magtanan. Kasi alam nyo, yung magtanan kasi iba yun, mali yun eh. Kasi parang talagang mali yung magtanan. Kasi parang wala kayong respeto sa mga magulang ninyo. No? Parang wala na kayong respeto sa mga magulang ninyo. Kung magtanan kayo, lalayas kayo, iiwanan ninyo yung mga magulang ninyo, masasaktan ninyo yung mga magulang. Kahit anong mangyari, mga magulang ninyo yan. At isa pa, ang mga magulang ay manatiling magulang habang kayo ay nabubuhay. So, kausapin mo lang yung boyfriend mo, mag-usap kayo ng masinsinan, kung sino yung gustong magbigay daan. No? Kunwari, yung boyfriend mo magbigay daan, papayag na lang siya doon sa agustuhan ng mga magulang mo na lilipat siya sa relihiyon ninyo. At kausapin niya yung mga magulang niya. Kasi kahit isa sa inyo ang lilipat ng relihiyon, hindi maputol yung relasyon ng ama, ina at sa kapatid. Kunwari, lilipat ka sa relihiyon nila, yung relasyon mo sa mga magulang mo ay hindi mapuputol. At kung yun ang gagawin sa boyfriend mo, ganun din ang mangyayari. Yung relasyon ng boyfriend mo sa mga magulang niya, sa mga kapatid niya, sa mga kabag-anak niya, hindi mapuputol. Kaya mag-usap kayo ng masinsinan, malay natin ba? Kasi sabi mo, ayaw niyo maghiwalay, gusto nga kayo magtanan. So baka naman, pwedeng maidaan sa, siguro ngayon dahil ang pride ba? No? Yung pride kasi bumubula, at yun ang dahilan kung bakit medyo nagkagulo kayo ngayon. Parang yung mukha ko lang magulo, pero mukhang tao pa rin naman, guys, di ba? So balik tayo kay Laura, guys. No? So yun ang sigurong gawin, no? At saka kung talagang mayroon kayong final na usapan, mag-usap kayo final for finality, nandyan yung mga magulang niya, yung boyfriend mo, yung mga magulang mo rin, i-final ninyo yung mga bagay-bagay, yung pinaka the best solution. Kasi sabihin nyo na, mahal na mahal yung isa't isa, ayaw nyo maghiwalay, gusto ninyo kayo magkasama habang buhay, bakit ganito? Kasi may ganito ganun. Tapos kung talagang ayaw, at wala talaga, ayaw talaga ng mga magulang mo, at ayaw talaga ng mga magulang niya, mahanap na lang kayo ng iba. No? At saka sa susunod na maghanap kayo ng iba, huwag ka nang tumanggap ng manliligaw na labas sa iyong relihiyon. Maghanap ka ng boyfriend na dyan lang sa loob ng relihiyon ninyo. At kung may karoon namang manliligaw na iba yung relihiyon, kausapin mo muna kung handa ba siyang magpabinyag o sumama sa iyo. Kasi yung Diyos, guys, our God is only, isa lang ang Diyos natin. Kahit ano yung relihiyon natin, isa lang ang Diyos natin. Huwag nating pag-awayan, huwag nating pagtalunan, respeto ang kailangan. Respeto lang. Irespeto mo yung relihiyon nila, sila ay magrerespeto sa inyo, magrespetuhan tayo. Kasi ako, iba yung relihiyon ko sa relihiyon mo. Yung boyfriend mo, iba din yung relihiyon na sa relihiyon ko.
Oh, ako na hiningian mo ng payo? Sino ba ako? Pero dahil hiningi mo, kasi sabi mo, ganito ganon, marami kang sinasabi, pero salamat, no? Salamat sa mga sinasabi mo. Kaya nga ginawa ko itong video na ito. Isa lang ang sabi ko, ayaw kong sabihin na mag you and I against the world kayo. Tama yung sinabi mo na magtanan kayo, matatamaan ka dyan sa you and I against the world. Kasi kayo na lang dalawa. Walang mga magulang, walang mga kamag-anak, at walang kahit sino kuni. Kayo na lang dalawa. Tama yun. Pero, tatamaan kayo dyan. Maniwala kayo sa akin. Tatamaan din kayo dyan. Respeto nyo lang yung mga magulang nyo, no? Mag-usap kayo for finality. Mag-usap kayo for finality. Sabi mo mga magulang mo at sa boyfriend, mag-usap tayo for finality. Ayun, kung wala talagang solusyon o hindi talaga masolusyon ang problema ninyo, maghiwalay na lang kayo, humanap kayo ng iba, at gumawa na lang kayo ng panibagong karelasyon na kasama ninyo sa inyong relihiyon. Yun na lang. Para wala nang problema, huwag natin problemahin yung relihiyon. Para maputol yung problema. So yun na lang. Diba? Ayo guys, anong masasabi ninyo guys, no? Anong masasabi niyo sa problema ni Laura? Kung kayo nasa lugar ni Laura, sinong pipiliin ninyo? Yung jowa mo o yung mga magulang mo kasama yung relihiyon nila? Ang hirap naman, no? Pag mahal na mahal mo yung tao, tapos ang kalaban doon yung relihiyon at saka mga magulang. Kaya guys, advice ko sa inyo sa makapanood nito, kung kayo ay magkaroon ng boyfriend, manliligaw o girlfriend, bago kayo manligaw guys, para wala ng isyo pagdating sa relihiyon, sa wala ng isyo pagdating sa mga pananampalataya natin, i-consider ninyo ang relihiyon. Oh, pag may, ikaw babae ka, may manligaw sa inyo, ano bang relihiyon mo? Magkaiba tayo ng relihiyon. Paano yan? Kung sasagutin kita, maging tayo, magkaiba ang relihiyon natin. Sino ang magpaubaya? Kaya mo bang magpaubaya ka at sumama ka sa relihiyon namin para sa akin? Oh, kasi yung babae, yung lalaki naman ang manunuyo eh. Dapat siguro ganun na lang, no? Pero guys, walang isyo pagdating sa relihiyon. Dapat lang siguro guys, irespeto, no? Respeto mo yung irespeto natin ang kapwa natin tao. Irespeto natin yung relihiyon niya, yung pananampalataya nila. At huwag natin gawing isyo ang relihiyon pagdating sa love. Kasi maging komplikado eh. May kanta nga dyan sa Bisaya eh. Bisaya na kanta na. Ayang mama, iglesia ni Kristo. Ang iyang papa, saksi ni Hoba, protestante, katoliko. So sa isang pamilya, apat ang relihiyon. Kasi iba ang relihiyon ni papa, iba ang relihiyon ni mama. Unique na pamilya ang tawag nun. Unique na pamilya ata ang title nun sa Bisaya. Bisayan song yun eh. Pero wala silang gulo. At kung may time sila, magbukas sila ng Biblia, walang debate, walang gulo. Kasi respeto. Alam mo, ang respeto guys, kung nandyan lang ang respeto lagi, walang problema. Kung marunong na tayong respeto sa kapwa natin, sa kapwa tao natin, sa pananampalataya, sa lahat ng bagay, kahit hindi natin gusto ang isang bagay guys, irespeto natin para sa kaayusan at hindi sa gulo. Hindi tayo magkaroon ng gulo, hindi magkaroon tayo ng sakit ng ulo. Laura, siguro, iwan ko, nalilito rin ako sa mga sinasabi ko eh. Ano yung sinabi ko? So panoorin mo na lang, sana mapanood mo to Laura ang video na ito. Huwag mo na isipin yun, huwag mo na problemahin yun. Gawin mo na lang final meeting, parang mag-meeting kayo, final meeting, final decision, at doon ang finality. Pag talagang walang solusyon, sabihin mo na lang sa boyfriend mo, harap-harapan kasama ng mga magulang mo at kasama ng mga magulang niya, na hiwalay na lang kayo. Alam ko masakit yun, pero iiyak ka na lang. Iiyak mo na lang buong araw, 24 oras, iiyak mo lang yun. Tapos huminga ka ng malalim kinabukasan, maligo ka, magpa-fresco ka. Tapos ang usapan, kalimutan mo na ang boyfriend mo. Kung talagang walang solusyon sa problema na yan. Yun na siguro, no? Ang daming problema pinadala dito sa akin, guys. Sabi na, i-vlog mo na lang yan, kuya, kasi makakatulong yan sa channel mo. Makakatulong sa channel ko? Sige, salamat. Pero hindi naman pwede yung gagawa tayo ng video
Tapos wala namang kwenta lagi. Sana Laura, no, at sa lahat ng makapanood dito, sana i-consider ninyo yung mga bagay-bagay bago kayo manligaw, at bago kayo sasagot ng mga manliligaw sa inyo, i-consider niyo muna mga bagay-bagay. Baka naman na magkaroon kayo ng problema sa sakit ng ulo, sakit sa puso, dahil nga doon sa tulad sa problema ni Laura. Sana guys, no, nakatulong yung sinasabi ko. At kung mayroon kayong maidagdag guys, i-comment nyo na lang doon sa comment box natin guys, para malaman ni Laura ang mga nasa isip ninyo. Thank you for watching guys, and please like and subscribe LMA TV Vlog. Thank you.